Minamahal kong mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nasa ika-apat na araw na po tayo ng ating pagmimisa de Aguinaldo at nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa pagtitipon niya sa atin ngayong umaga. Ngayon pong ika-apat na araw ng ating pagmimisa de Aguinaldo, hinahandugan po tayo ng dalawang kwento upang paalalahanan tayo kung papaano tayong labis na iniibig ng Diyos. Dalawang kwento na may mahigpit at marahil masasabi nating talagang matinding pangangailangan. Dalawang kwento na marahil ay naging kwento din po natin. Masasabi din po natin o marahil nakita po natin ang ating sarili sa kwento ng mag-asawang ito. Mga kwento na minsang humiling, minsan ding naghintay, minsan ding napagod ng humiling at maghintay at magdasal, pero kwento din pala ng mas magagandang pagbubukas ng plano ng Diyos para sa atin. Sino ba naman pong mga mag-asawa ang hindi magnanais na magbunga ang kanilang pag-iibigan? Problema na po ng ilan ito ngayon. Pero sa narinig po natin, problema na rin pala ito ng mag-asawang sina Manoa at ang kanyang asawa, gayon din sina Elizabeth at Zacharias. Baog si Elizabeth at matanda na ang asawa ni Manoa. Hiling lamang nila na magkaroon ng anak. Marahil pangarap lamang nila, isa man lang. Simpleng hangarin, simpleng kaligayahan na magbubuo ng kanilang pagsasamahan. Isang simpleng kahilingan para mabuo nila ang kanilang pamilya. Pero parang hindi yata mapangyayari. Ibinigay po sa atin ang mga dahilan. Sabi ko nga po, baog si Elizabeth, matagal nang hindi nakakaranas o talagang hindi na nakaranas ng pagbubuntis ang asawa ni Manoa. Masasabi din po natin yung nag-iisang pangarap, parang wala ng pag-asa, parang tapos na ang laban, ang simpleng kahilingan mawawala pa at parang hindi pa mabibigyan ng pagkakataon. Natapos po ang kwento na hindi naman nabigo ang mga mag-asawang ito. Parehas po silang pinagpakitaan ng anghel ng Panginoon at nagbalita sa kanila. Sa kabila ng hirap na inyong hinaharap, sa kabila ng iyong katandaan, marahil sa kabila ng kakumplikaduhan na magdalang tao, dininig ng Diyos ang inyong panalangin. Kayo ay magsisilang, kayo ay magdadalang tao. Pero ang simpleng dasal na magkaanak ay hindi lamang ibinigay sa pamamagitan ng isang simpleng tao. Sina Manoa at sina Zacharias at Elizabeth ay nagsilang ng isang anak na labis pa sa kanilang inaasahan. Binigyan sila ng anak na higit pa sa kanilang inaasahan. Sina Manoa, isinilang mula sa kanila ang isang napakakisig at isang napakalakas na anak o nalalaki na makikita po natin sa kwento na ang pangalan ay Samson. Sina Zacharias at Elizabeth ay nagsilang naman din ng isang tao lamang
na maghahanda lamang ng daan para sa pagdating ni Jesus. Mga kapatid, marahil madadmi din po sa atin dito ang may tulad na dasal katulad ng mga mag-asawang ito. Marahil hindi lang tulad nila na naghahangad. Kaya po marahil madaming mga mag-asawa ang mga nagsisimbang, nagmimisa di aginaldo dahil Panginoon, isang anak, magkaanak man lang kami. O kaya hindi man lamang isang anak, marahil tayo din ay may isang isa at simpleng dasal na gustong gusto na natin at talagang pudpud na ang ating mga tuhod kadadasal para lamang sa ito. Pero marahil tulad din ng mag-asawang ito, simple lang yung kahilingan, simple lang yung dasal, simple lang yung kagustuhan, simple lang itong hinahangad natin, pero parang hindi rin tayo mapagbigyan. Parang wala nang pagkakataon. Parang hindi pa ito mangyari para sa atin. Mga kapatid, paalala po ng kwento ng mga mag-asawang ito na huwag nating tuldukan ang kaya pang bigyang magandang kwento ng Panginoon sa atin. Sa kwentong ito, huwag nating piliting ilagay ang magagawa ng Diyos sa isang kahon. Dahil hindi natin sukat akalain ang isa at simpleng kagustuhan natin kayang ibigay ng Diyos higit pa sa inaasahan natin. Alam ko po, madami na pong mga kwentong mga success stories gaya ng mga mag-asawang ito. Marahil ang isang estudyante ay nagdasal na, Panginoon, makapasa lang ako. Makatres lang ako. Okay na ako. Pero binibigay, naging bunga, 1.25, minsan uno pa. Mag-aaral lamang po ako ng maayos. Pero iniligay ka sa Dean's Lister, o diba? Panginoon, dasal ko lamang po ang isang maayos at mapayapang Pasko. Pero ang binigay sa iyo, kumpletong pamilya, nakumpleto mo ang simbang gabi, sa marami po dito, nakadami pa ng mga tinanggap na bonus, madaming natanggap na aginaldo. Marahil katulad ng mag-asawang ito, ang dasal din po ng mga ilan dito, Panginoon, ang tagal na naming mag-asawa, isa lang, okay na. At yung isang yon nagpari pa. O kaya yung isang batang iyon, naging mabuting bata. Katulad ng mga ito, mayroon din tayong isang simpleng panalangin. Ngunit, hindi natin sukat akalain ang ibibigay ng Diyos sa atin higit pa sa inaasahan natin. Pero, huwag din nating kalimutan na madami pa ding mga tao na nailagay o nalagay din sa parehas na sitwasyon ni Zacarias at Manoa na nasa mahabang panahon ng paghihintay, nasa mahabang panahon ng pagpupudpod marahil ng kanilang tuhod para ipanalangin ang isang simpleng panalangin na ito. Sa mga kapatid po natin na may ganoong karanasan, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Sabi ko nga po kanina, hindi pa nakatuldok ang kwento. Nagpapatuloy pa marahil
ang paghahanda ng Panginoon para sa atin. Para makuha natin yung isang simpleng bagay na kayang ibigay ng Diyos sa atin sa higit pa sa ating inaasahan. Balang araw, ang iyong simple at payak na panalangin ibibigay ng Diyos sa isang pamamaraan na hindi din natin inaakala. Mga kapatid, simple man ang hinihiling natin, pero kayang ibigay ng Diyos iyan higit pa sa inaakala natin at inaasahan natin. Our dreams and prayers may be so simple and so little, but God can give it in a way beyond what can we ask. We might wait for a very simple prayer, at baka napakatagal na nga ng mga ito. Pero hayaan lang din po natin na maihanda tayo ng Diyos at maihanda tayo ni Jesus. Dahil ang nakaabang na ibibigay sa atin, hindi lang simpleng biyaya. It will always be a blessing beyond our imagining.